Hi! It's bonding time again. Ang ating pag-uusapan ngayon ay maganda dahil ito ay revelation kung ano ang nangyari sa ating Marcot. Ayan, ito yung minarkot natin more than a month ago. Mahigit isang buwan na nagmarkot tayo. So ngayon, titignan na natin kung umugat yung ating markot, yung ating halaman. Okay, so ipapakita ko sa inyo kung paano ko pinutol ito. Okay, may mga footages akong kinuha at makikita nyo na kinat ko lang siya, tinanggal ko doon sa pinakapuno niya. At sa tingin ko, meron na siyang mga ugat. Okay. Tignan natin kung successful ang ginawa natin. Ito ay kalamansi. Okay? So, kailangan lang natin ng pot. Meron tayong mixed soil. Meron tayong twigs na ating gagamitin as base dito sa loob ng ating flower pot. Meron tayong cutter, of course. At meron tayong scissors pagkailangan nating guntingin o gupitin ang mga dahon at babawasan natin sila. So, let's try! Ang una nating gagawin ay subukan natin muna itong nasa black. Wow! Sana maganda! Sana umugat! Let's see! So, tanggalin natin ang ating nilagay na wire. Pansinin nyo, merong mga ants, black ants. Dito sila tumitira. Enjoy na enjoy sila dito kasi this is damp. Kaya gusto nila may konting water. Diyan sila tumitira. Pero do not allow na marami sila kasi baka patayin nila yung tanim natin. Okay, let's see. Yan, lumalabas ang mga ants. Na black, huwag niyo akong kagatin. Okay. Tanggalin natin sila isa-isa. Alisin lang natin ng wire. Nakikita niyo ba? Tanggalin natin ng wire. Let's see kung nabuhay natin sila. Okay. Yee. Careful, very careful. Ayan, tanggalin natin dahan-dahan. Yes! Ooh, very nice. Kita nyo? See the roots? Wow! Ang ganda, no? So we'll take the other one. Aalisin din natin. Without disturbing the roots. Look! Ang ganda! Very nice! Set aside natin at titignan din natin yung isa. Wow! Ito, may mga bunga.
Look at the fruits. Ayan o, oh, marami. Binawasan ko na nga yung ibang dahon. Pero titignan natin, tatanggalin pa rin natin ang ilang dahon nila. Kung marami siyang roots, kahit hindi na natin kunin ang mga dahon nila. Okay. Wow, mukhang successful din ito kasi may mga bunga na. Kumusta yung minarkot niya sa bahay niyo? Nabuhay din? Dapat ganito na rin sila ngayon. Oh, there are insects. Pag gardener ka, dapat hindi ka matakutin sa insects. Dati takot na takot ako sa uod. Pero ngayon, malakas na ang loob ko. Tapang na ako ngayon. Dumidikit, ibig sabihin, may mga roots. Ay, ang ganda! Look! Wow! Nice! What about the other side? Ang ganda! Kaya pala may mga bunga na siya. Kasi ang ganda ng kanyang mga ugat. Okay. Two. The third one. Ito kaunti ang dahon. So let's see kung maganda ang resulta. Kung maganda ang ugat niya. Pero, you remember tinuro ko pala ito sa inyo? Pag wala kayo ng ganito, you can use plastic, elastic plastic. Sa amin dito, pwede yung pang ice candy, pwede yung pang ice, pwede yung sa candies, kasi elastic sila. So, pwedeng-pwede silang gamitin. This one, let's see. Ito ay ginawan ko ng butas. Look. Para madilig ko sila. So, dito, dinidilig ko sila every day. Tignan natin kung successful. Sa natin. Wow! Meron na din silang mga roots. Look. Nice! So, successful. Wow! Kahit nakaunti ang leaves niya, pero very successful. Meron na rin siyang nilalabasan ng bunga. Ayan. Three. And the fourth one, maganda ang mga dahon. Binawasan ko nga lang sila ng dahon. At maraming bunga. Look at the fruits. Look, look. Ang daming bunga. So, let's see. Ito naman, yung walang holes, walang butas. So for more than a month, kung ano yung water inside the plastic, yun lang yung bumuhay sa kanya. And let's see kung successful. Buksan natin. Medyo napahigpit ito, so kailangan ko siguro siyang putulin. Ganun din yung kabila. Let's try. Para hindi ko masira ang kanyang ugat. Kung may ugat siya. Oops. Hindi ko kayang kunin. Try the scissors. Sana hindi ko masira ang ugat. See. Wow. Ang ganda siguro nito kasi maganda ang mga dahon, so dapat maganda siya, dapat maugat. Tignan natin yung mga nagmarkot sa bahay at sinunod ang turo ko. Sana ganito ka successful ang ginawa niyo. Let's see, we'll open it dahan-dahan lang without disturbing the roots, if there are roots.
Yes, may roots. Wow! Nakikita ko na ang ugat. Nabuhay sila sa water inside the plastic. Hindi ko sila dinilig. But look at the roots. Napakaganda. Ayan. Okay. So, kung marami tayo, siguro sasabihin kong palakpakan muna. Kasi successful ang ginawa natin. And this time, magtatanim na tayo. Okay? So, ang ating base, of course, ay mga twigs. Huwag natin silang itapon. Gamitin natin sila pag tayo ay nagtanim because they will serve as our fertilizer. Siguradong maganda ang tubo ng ating mga tanim. May mga langgam, but yaan lang natin sila. Gusto rin nilang mabuhay. There you are. Kung may mga leaves kayo, lagyan nyo pa rin. Ganihan natin para kaunti lang ang kanilang soil. At gagamit ako ng mixed soil. Ito, yung tinuro ko sa aking vlog. Ito ang gagamitin natin. Ito ay garden soil, vermicast, cocopeat, and CRH. Just enough para maipasok natin ang roots. Sumobra na. So, babawas muna tayo. Okay. Nalagay lang natin. Ayan. Then, add more soil. Pwede natin siyang i-press kasi yung ating soil ay maganda. Hindi siya titigas. And, meron tayong mga kahoy sa ilalim, twigs. So, napakaganda niya. Ang hangin, ang oxygen ay makakapasok. Ang tubig, siguro mabilis ma-drain kasi maganda ang soil natin. Okay. There you are. Meron na tayong isang puno ng calamansi. Okay. Water. Don't forget to water it. Pagkatapos na ma-itanim, ay kailangan diligin. Make sure nakarating ang tubig sa ibaba. And make sure maganda ang drainage natin, maganda ang butas ng ating pot. Pag siya ay lumaki at gusto nyong mas malaking puno, pwede ninyo na siyang ilipat sa lupa. Sa inyong garden, sa inyong yard. So we have one. Another one. Diligin. Huwag kalimutan ang tubig. Dadagdag pa ako ng tubig mamaya bago ko sila ilagay sa isang lugar. Pero please, do not expose it to full sunlight. Kasi ngayon pa lang sila mabubuhay sa sarili nilang ugat.
nung nakamarkot sila, nabubuhay sila sa main tree. So, yung ugat ng main tree ang bumubuhay sa kanila. Ngayon, this time, yung ugat nila na ang bubuhay sa kanila. So, hindi natin sila pwedeng i-expose directly sa sunlight. So, ilagay siguro partially shaded. 2 to 3 hours lang ang pwedeng init. Pero umaga. Huwag sa hapon. Masyadong mainit ang sunlight sa hapon. So, ito sigurado buhay na. Pwede nyo na itong palakihin at ilipat sa yard nyo pag gusto nyo ng malaki. Pero pwede rin sa drum, you know, yung drum, kalahati nun. Pwede doon nyo itanim kung kunti lang ang inyong space sa inyong yard, sa inyong paligid. Okay, so meron tayong 4 na very successful na experiment. At ngayon ay pwede na nating maipagmalaki na meron na tayong nagawa. Okay, so masaya, di ba? Ang sarap ng feeling na meron kang napatubong halaman. Kaya sana marami ang gumaya sa atin. Sana natuto kayo. Let me end with a verse from the Bible. Ang sabi ng Proverbs chapter 10 verse 22. The blessing of the Lord, it makes rich, and He adds no sorrow with it. Kaya ang pagpapala ng Lord, nagdadala talaga ng kaligayahan, kasiyahan, na meron kang nagagamit anytime you need. The money, the blessing, para, you know, may panggastos ka sa iyong mga pangangailangan. Pero ang sabi ng verse, He adds no sorrow with it. So, expect natin ang pagpapala ng Lord ay hindi mag-result sa kalungkutan. Kasi alam natin na pinaghirapan natin ito eh. Pinaghirapan natin, masipag kasi tayo, nagtatanim tayo. So, ang blessing nito, siguradong magbibigay ng kaligayahan sa atin. Okay? So, that's all for now. Sana natuto tayong lahat. Happy gardening, everyone! I'll see you again next time.